Hello guys, welcome back to my channel, and for today's video, meron kasi ako nabasa na nagtatanong sila regarding about sa telco, sa mga internet connection nila, kung paano nga ba yung gagawin nila kung nagka-problem sila sa internet connection tapos hindi daw nare-resolve nung telco o nung mismong internet service provider nila. So, for this video guys, kung meron kayong problema sa inyong internet connection, so ito na yung chance nyo para ma-resolve yung inyong internet connection. At the same time, maayos nga ito. So, ito na yung chance ninyo para makapag-report kayo sa inyong telco. So, sa akin kasi maraming times na akong nakapag-try na mag-report dito sa ganitong department, sa government department. So, ito na yung time para i-share ko sa inyo. At the same time, malaman nyo din yung kung paano yung ano nga ba yung karapatan ninyo bilang mga user or bilang mga consumer guys, no? So panoorin niyo lang at tapusin niyo lang yung video na ito para malaman niyo kung paano nga ba yung paraan ng pag-report natin sa mga telco na hindi nagre-respond sa inyong mga concern. So number one guys, no, kailangan niyo muna i-report muna ito sa inyong telco. So kapag may mga reference number na kayo, katunayan na nag-report kayo sa inyong telco, so magre-response po yan dapat usually 1 to 3 days lang. Meron na silang response sa inyo. May tatawag na sa inyo na mga telco provider. Kung ano man yung telco provider na meron kayo. No? So hindi ko na mentionin yun dahil nasa inyo naman yun. Kung ano yung mga provider or internet service provider na meron kayo. Na halimbawa hindi sila nag-response sa inyo mga concern. So, doon, sasabihin nyo muna sa kanila kung ano yung concern ninyo at within 1 to 3 days, dapat mag-respond sila sa inyo. So, makakatanggap kayo ng reference number. Siyempre, may mga report po yan na katunayan. Kayo ay nag-report sa kanila. So, pangalawa po, so, mag-follow up muna kayo, and then after that, kapag nakapag-follow up kayo ng ilang araw at wala pa rin response doon sa service provider ninyo at hindi pa rin inaayos yung inyong internet connection or yung inyong telco concern, so this is the time na kailangan nyo nang gamitin itong sinasabi ko na kailangan ma-report nyo na ito sa NTC or National Telecommunication Commission. So ito pong NTC, ito po kasi yung nag-handle sa mga ganitong concern. Kapag ka, may problem sa telco at the same time hindi nagre-response yung telco na kung saan yung internet service provider ninyo. Kung hindi sila nagre-response sa inyo, ito na yung chance nyo na dapat makipag-communicate na kayo sa NTC para mabigyan nila kayo ng follow-up sa inyong concern. So, ano nga ba yung gagawin ninyo, guys? So, magbibigay akong email sa inyo ng email ng NTC at saka kung saan kayo nakakasakop na area. Kasi po, yung NTC po natin may mga kanya-kanyang na area. Yung mga NTC po natin, meron po dyan na Central Luzon, Region 3, kung sino po yung nakakasakop sa area. So, dito po sa paraan na ito guys, pwede nyo silang sulatan through email o di naman kaya ay i-type ninyo sa inyong mga computer dyan sa Word. So, unang-unang ilalagay nyo doon guys is magpapakilala kayo, and then kung saan kayo at kung ano yung internet service provider na gamit ninyo. Susunod naman po doon sa email na yon, kalakip nung ginagawa ninyo. So, doon sa email na yon, ilalagay nyo na doon yung pinaka-main concern ninyo simula sa una. So, ipro-provide nyo po dyan yung mga account number ninyo, of course, yung contact number ninyo, kung saan nila kayo pwedeng makontak. At the same time, yung report, reference report na galing mismo sa telco, kung meron kayong screenshot na katunayan na kayo ay nag-report doon sa telco na yon. So, i-attach nyo po doon sa report ninyo sa NTC. So, after nun guys, so yung mga i-provide ko pong mga email dyan, yan po yung email ng NTC dyan sa description. So, pwede ninyong i-email dyan yung inyong mga concern. Magre-response po si NTC guys ng 1 to 3 days lang din, pero mabilis ang response. After nila mag-response, tatawag na si Telco sa inyo at sila na yung mag-follow up sa inyong concern. So, si Telco yung pinaka-head ng internet service provider nyo, sila na yung tatawag sa inyo para ma-resolve yung concern ninyo guys. So syempre dapat may mga proof din kayo na i-attach doon sa email na yon, proof na for example walang internet connection. So dapat may picture kayo noong mismong router ninyo na katunayan na kayo ay walang internet connection. So ganun lang guys ang step by step na kailangan
para makapag-report kayo sa NTC, make sure na yung mga detalye ninyo is kompleto yan, mula sa pangalan, address, contact number para kayo ay makontakto nila. So yun guys, ganun lang yung kadali. So after that guys, hintayin nyo na lang yung response ni NTC sa inyo, mabilis na lang yan at dire-diretso na po yan. So sayang naman kung hindi natin gagawa ng paraan yung mga ganitong concern. Tayo as a consumer, so tayo ay nagbabayad sa kanila, so karapatan natin mag-complain kapag sila ay walang response sa ating concern. Hopefully, nakatulong po itong video na to sa inyo guys. And don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga bagong video na ilalabas natin dito sa YouTube at sa Facebook.